klaseng kudeta yung iba ang bahay. Parang oh, dumating ako sa sinaunang panahon. Okay. Iba doon sa bahay sa Pinas na yung pag napanood mo baga sa sine, akala mo'y matagal ng pinikula, pero pala, yun pala yung ngayon din. Dito naman kasi makaluma naman ito dito. Kasi ang mga bahay dito, gawa talaga sa kahoy. Gawa sa kahoy. At saka walang, ano, wala kang makikita mga signature ng mga bahay dito. Mga, puro mga bungalow. Ingat lang yata siguro sila sa ano, yung earthquake. Pero ngayon meron na, marami na, di ba? Makikita mo ngayon, marami na. Siguro sa building. Mga building. Ito masyadong magumagawa. Mga city floor na, malalaki na. Mga tumalas na, nag-upgrade na rin sila. Kasi, ano, kung mapapansin nyo yung mga bundok dito, wala na talaga mga kahoy. Gawa nga ang mga bahay dito, gawa talaga sa kahoy. So, hindi kasi ito, wala naman talaga pinag... May pinagtataliman talaga ng kahoy dito ng bundok. Kasi hindi naman lahat ng bundok tataliman. Kasi dito, tinataliman ng mga kahoy dito. Sa Amerika, hindi yung... Puputol ka ng puno na ikapalit yun. Oo. Ganun dito. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas. Diba? Putol ka lang ng putol. Wala ka rin tatanin. Wala ka rin babalik. Dito bawal yun. Tsaka dito ko nakita nung ang mga damo rito, namamatay sila pag winter. Winter, oo. Pero kala mo talaga mga patay na, mga kulay brown na sila. Pagkita mo sa kabuntukan, kala mo talagang yung tinabas na pagkipantay. Upan talaga yung makita mo. Ngayon, pagdating ng mga summer na, nagbuha pa rin sila pagiging kulay green. Kumagay na naman, kulay green naman sila lahat. Ganun dito, magkaiba sa Pilipinas, pag namatay, patay na. Pero dito hindi. Tsaka yung mga puno, nalalagas. Pagdating ng winter, nalalagas sila. Pagdating naman ng summer, babalik naman ang sigla nila. Yung ano? Ganun dito. Magkalaki na po pinagkaiba. Pilipinas sila, magkalaki talaga. Lalo na sa pera, mas malaki pinagkaiba. Oo, sabagay. Tulad ngayon, napalitan ngayon na medyo malaki-laki, pero sabi nga, kahit malaki, hindi naman tayo magpagpadala. Ikaw, mayigit, nakapagpadala ka. Siyempre, mayaman ako eh. Makikita naman sa kanya, yan o. At least ay, ano, may pagbaba. Biro lang, biro. Ano talaga, kailangan natin mag-joke sa buhay natin kahit marumbot. Kaya natin pasayahin. Kasi yung mga ating mga subscribers. Kasi yun. Kaya sa inyo. Ay, shoutout ko nga pala yung mga kaibigan mo. Shoutout ko pala sa mga kaibigan kung hindi ako makikilala. Sana makilala niyo ako. Yung mga kapatid mo sa ano? Train mo ba yung mga kapatid ko? Hindi ba naman premium? Hindi. At least naman, maling mapigitain sa ano? Mahilig ako. Shoutout pala sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan ko. Shoutout pala kay Paragrosyal, kay Gonsyal, kay Kagawan. Shoutout pala sa kanila. Mahilig manood sa YouTube po, di ba ka? Kasi ay, ano, makikita yung video mo. Ngayon, nandito ka na ngayon, so ano yung plano mo? Plano ko? Kung ano ang plano mo? plano mo, pagkain mo ba yan? Hindi, kasi yung mamaya... Kung ano ang plano mo yun? Kasi yung mamaya, may darating pa mga bisita dito, video magkakamirong kami ng ano. Alam mo dito, sa Amerika, sa hirap ng trabaho, kahit paminsan-minsan, sa isang buwan o sa isang linggo, sa kaunting kasayahan. Kasi yun yung banding ng mga Pinoy dito sa Amerika na hindi rin maiwasan na kailangan magkamiron din talaga. Kasi sa... Ayun, may ihaw pa. Ati Mayit! Sige na, okay. Oh, ano tuloy pa natin ito niyo? Okay. Matang masiguro yun. Okay. Ikaw, buddy. Sa ngayon, medyo malungkot dahil yung namatay ang baller nyo ko. Namatay, siyempre malungkot. Hanggang ngayon, malungkot pa rin yan. Pero at least nakaka-recover na pakuntunod eh. Nakakatuwa akong isipin kasi siya ko ay, ano, meron siyang mga nagpapadala siya yan ay natural sa mga Pinoy dito na katuwaan nila ang magpadala sa Pinas. Ayan. So, siyempre naman na may mga kamag-anak din tayo sa Pinas na umaasa. Alam mo naman, iba ang dating kasi pag nandito ka, siyempre iisipin nila yung parang lambing ba? Magpadala. And then, sa trabaho naman pare, ano yung trabaho mo? Trabaho talaga, ano muna, medyo mayar, siyempre, hindi natin talagang gagawin natin.
Kasi sa alam natin yung pag-aralan. Kasi may nakausap ako na isa rin natin kasama na ano, na ang sabi, parang mas mahirap talaga yung trabaho dito kaysa doon kahit sila ay sa Pinas ay nandulo ka doon, ay hirap pa rin siya dito. Mas mahirap ang trabaho dito kung totoo yung kanyang dito, kundi mo isang minuto pag natrabaho mo, alam mo? Oo. Sa Pilipinas, isang araw. Isang araw mo, kalating araw mo lang natrabahoan. Oo. Kasi siyempre yun, mag-ano ka, magbabaging-baging ka ba? Oo. Mag-ano ka? Kasi dito, oras ang binabayaran sa iyo eh. Sa Pinas, araw. So, malaki mo ang pagkakaiba, kaya kailangan. Dito, pwedeng tumigil na isang minuto na lang, hindi ko pwedeng tumigil. Oo. Titigil ka lang pag-break. Ay, sa Pilipinas. Isang oras na, isang oras, maghintay ka, isang magpatingting. Hindi, kasi dito, sa Pinas. Dito, diba? Kasi sa Pinas. Malayong, ano? Ang pagkakaiba. Kasi sa Pinas, ay alas 7 pa lamang pumapasok ang tao. Oo. Isa, nalilig pa yan. Hmm. Dito, mga tulog pa yung mga tao, pero nagtatrabaho na yung mga tao. Alas 4, alas 5, nasa trabaho na sila. Nagtatrabaho na. Ay talagang once na tumating ka doon, kailangan ng timaan. Ikaw mag-iintay sa oras. Sa saktong oras ka, magtatrabaho ka na. Hindi ka gaya ng Pilipinas na magpunta ka pa doon. Ba? Dalo na kami, nung nasa barko kami, siyempre, nagtatrabaho kami sa mga sityan. Tapos nung nagtatrabaho kami, nung nagdod na ako sa Batangas, papasok ako sa ilalim. Papasok sila, tapos ang ducting niyan doon sa ilalim. Ayun ang trabaho mo noon? Oo, kasi hindi na ako eh. Hindi ka? Oo, okay. Hindi na ako. Misan, siyempre, magtatrabaho ko ng... Kaya diba, misan, papagkat ako. Nagtrabaho ko ng alas 12 ng gabi. Pagdating ng alas 12 tao, kumain ng alas 12 ng gabi, tutulog na ako hanggang umaga. Oh, kita mo napaka ano, di ba layo ng buhay ba rin? Oo. Doon kasi walang bantay, walang ano, walang makakaman niya pag pagkatingin, ganun. Pero hindi naman laging ganun natulog ka. Pero kay gabi talaga na talaga matutulog ka kasi wala silang pakialan. Pero nakakatuwa ko dito, kahit ikaw ay... Ang inihabalik ka rin mo. Okay. Ang inihabalik ka rin mo. Ha? Ang inihabalik ka rin mo. Baso ka naman ng baso. pero may magdala ka ng ano pag-ipit. Pero ang nakakaano dito, dito sa atin, ang supervisor, taga-supervise lang siya. Oo, nag-ano lang siya. Pero dito, ang supervisor, gumagawa din. Oo. Parang dumadami pa yung... Hindi trabaho pa yun yung supervisor din. Dito. Oh. Ako noon, lead man. Ayan mo, kaya, well, chief builder. Siyempre, talagatingin na, opa, gawin mo yan. Trabahin mo yan. Chief builder ako eh. Oh. Dito lang ako. Tabakin niyo ako, may problema ha. Pero nang, ano doon, napaka, di ba, napakaluwang. Napakaluwag lang nga ng buhay doon sa Pilipinas yung trabaho. Hindi yung dito, supervisor ka, magkatrabaho ka. Kaya dito po kayo malaki pinagkiyo. Kaya ang Pilipinas mahina ang asensyo, maliliit ang asensyo, ganito-ganito lang. Mahina ang asensyo ng mga kontraktor, mga company. Kasi nga sa team, sino mga tao nyo? Sabi nga kusin na yung mas mahirap, yun pa ang kakunti ang sahod. Kaya na. Ay dito naman, ay kung alin pa yung mahirap, yun ang ito. Parang isang naman, mas maliit naman din ang sahod natin dito eh. Okay. Aso lang, talagang ang sahod natin dito, sapat na sapat, nakakasapat sa pagkain natin. Okay. Iba lang, bilihin. Oo. Kung ang sahod mo, ganito lang, ganito naman ang babili, ganito naman ang pag-alaw ng bilihin. May mag-tigara pa. Oo. Hindi ka tulad dito sa Pilipinas, kung ganito kalaki ang sahod mo, ganito rin kalaki ang bilihin mo. Zero, zero. So, parang pambayad utang lang yung sweldo mo. Kaya nga. So, may ikot lang doon. Dito ho kasi, ay kahit medyo maliit yung nakuha mo, ka-absent mo, makakakuha ka pa rin. Kasi kung ano yung, sabi nga, kung ano yung pagkain ng mga may kaya sa buhay, pwede mo rin kainin kasi nabibili mo doon sa halaga yung sweldo mo, napapagkasya mo talaga. Kaya. Ay doon sa atin, kung ano yung pagkain ng mayaman, ay hindi mayaman. Hindi ko, oh, pag mayaman lang, hindi kayang bilhin ng mga hirap. Ay dito, patay-patay. Kaya-kaya mo talaga bilhin ko ano yung pagkain ng mga mayayama. Ilan ng mga lobster, dito mabibili mo kung gusto mo. Dito, mabibili ko ng malalaki, siku, alibama ng malalaki, dito lahat mabibili mo. Ay dito, pagkasweldo mo, pwede ka bumili kahit mga 4 na piraso na sapatos pagkasweldo mo. Sa atin talaga, pag-iipunan mo pa, di ba? Oo. Kasi sa sweldo mo, hindi pa magkakasya yung pambili mo ng sapatos. So dito, isang sweldo mo lang kahit... Tatlo, sapatos, sabihin mo, okay pa. Magbalakit yung tema. May sobra pa. Pero kung sa klima, mas lumusting doon lima ng Pilipinas, diba? Dito kasi siyempre, dito sa lima na malamig. Dito naman, hindi naman kasi masyadong uminit. Puro lang karamihan lamig. Ako nga yun, kainitan, pero ako naka-sweatshirt ako. Ay, bagay ito.
Ito na yung bulls natin. Sanay na ito. Bon. 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 Bon na yatin sa Amerika. Kaya, ikaw pa rin ako ganun kasi malamig. So, yung pala ng mga kasama natin sa ano, baka nakatanggal mo pa, yung mga kasama natin sa thrift store dati. Oo, oh, mahal. Nakikita ko pa, nandun. Nandun niya si ano ngayon, yung babae, yung babae si nani. Nandun sa Island Pacific. Ngayon, si, yung ba? Gema, sinda Gema. Gema, yung ba nandun pa siya ngayon sa ito trip? Shout out po siya. So, shout out niya pala kay Gema. Iba, praise mo si Ari Delma. Oo, oh, at si... Shout out pala kay Ari Delma. Shout out pa siya ngayon sa ito trip. I love you. Si... Mahal na mahal kita nung... si Ligaya. Mahal na mahal kita dahil mga kayo magbayit kayo. Ligaya. Si Ligaya. Si Ligaya. Maligaya pa rin si Joy. Si Ligaya pa rin. Si Joy. Si Joy. Dahil hindi mo kayo. Pag nagpangitan, pagsabunutan ka. So... May dadagdag ka pa? Marami ako yung dadagdag. Ano yung natin? So, kasi busy tayo ngayon. Dahil may kasi kasi iba tayo. Kaya, mamaya ka, mag-vlog ka ulit. Kasi makikita po ninyo yung mga kasama pa namin dito. Kasi kahit pa paano ay... I-ayos mo naman yun eh. Okay, kaunting-banting muna tayo. Sige, bye-bye! Bye-bye! Salamat! Shout out pala sa inyo lahat. I love you sa inyo lahat. Lalo sa mga gandang babae. Kasi dito babae mo. Thank you!